Hello! Welcome back to my channel, Mama Ella Buhulan. Today is Saturday and it's the 19th day of the month of August. Ha, kumusta kayong lahat dyan, my friends and friendship? I hope and pray na nandyan kayong lahat sa mabuting kalagayan na malayo sa sakit, na walang kung anong mga problema. Mayroon din pero mild lang. May sino ba naman, my friends and friendship, ang walang problema? Lahat tayo meron. Pero dalhin lang natin at huwag tayong magpadala sa problema. Dahil ang problema ay hindi kumakain ng kanin at isda. Tayong kumakain ng kanin at mga karne. Kaya huwag natin paniwalaan yung problema. Pasok dito at ilabas lang sa kabilang tinga. Enjoy life. Always be pretty, right, my friends and friendship? Ngayon, ako naman dito ay okay lang. Pero kaninang umaga, sa gabi, malamig. Grabe ang lamig dito pag sa gabi. Pag araw naman, ganito, is 98 degrees. Talagang mainit. Kararating ko lang. Galing ako sa grocery, sa Oriental Store. Nagbili lang ako ng mga pangangailangan na mayroon din akong ihanda-handa kahit ang mga anak ko ay may mga pasok, naghahanda lang ako kung sino lang ang gusto pumunta ay meron silang kakainin pagdating. Of course, it's Mama Ella Bolano Vlog. Nasa sa kanila yan pag pumunta o hindi. Basta magluluto ako para dito sa bahay. O, diba? Ganun naman talaga, my friends and friendship, ang life at ang buhay nating mga mama, ang buhay ng mga parents. Maliliit pang mga anak natin, hila-hila natin sila kung saan tayo nagpupunta ngayon. Babalik tayo na lang. Tingnan niyo, kaming dalawa na lang ni asawa natitira sa bahay. Sila may mga kanya-kanyang lakad. At dati, sama-sama kami sa lakaran. Pero nung nangyari ng nag-family outing kami, ay na-aksidente si Papa Dudes. Nadapa siya at nabalian siya ng shoulder doon sa Lake Tahoe. Kaya nagkaroon niya ng trauma at phobia ang mga bata. Ayaw na nila kaming dalhin sa pagbabakasyon. Hindi sa ayaw, kaya lang yung bang natatakot sila. Dahil si Papa Dios ay dinadialysis na din. Pag umalis kami pumunta ng mga bakasyon, dala-dala namin ang kanyang mga machine. So yun, kaya kaming dalawa ni Papa Dios ay dalawa lang kami dito sa bahay. Pag wala sila, si Zoe, pag nandito, happy kami. Si Liam, si Samantha, si Cash, si Lorenzo, si Beatrice, sila lang ang natitira namin. Apo, pero malalaki na din yun eh. Iwanan ka ng mga yun na. Katulad ni Beatrice, nasa high school na, hindi mo na yun ma... Si Lorenzo, may sarili. Mundo na din yun. Si Beatrice, yun lang yung si Zoe ang nandito sa bahay. So talagang ganun, my friends and friendship, ang buhay, di ba? May iwan at may iwan lang tayo hanggang sa tumanda at mawala tayo dito sa mundo. So kailangan eh, huwag nating sayangin ang ating time. Dahil nasa last trip na tayo, inaabangan na lang natin ang last trip na train. At pag hindi, pag naiwanan tayo, ay wala na. Oh, di ba, my friends and friendship? Ang dami ko kayong gagawin. Ako ay magkukulay ng hair ko. Para naman mukhang maganda naman ako pag mag-birthday ako. 69 na ako. Kaya, yun na, huwag kayong maingay. 69 years old na ako. Da na. Parang ito ang iniisip ko noon, nung si Papa at Mama ko, nung sila pa noon na bata pa ako. Hindi ko niisip yun na darating ako sa ganitong sitwasyon na 69 na ako. But anyway, wala naman tayong magagawa. This is life. Tayo namang lahat ay napupunta doon sa pagtanda hanggang sa mawala sa mundo. Kaya yun. Kaya wala na akong masasabi kung i-enjoy na lang natin ang natitira nating buhay. Ang titira nating itsura na pwede pang makalakad. So my friends and friendship, ay ipapakita ko sa inyo ang aking mga pinamili. Tapos wala naman ako may iba vlog. Kundi ganito lang buhay Amerika. Kung ano ang pupunta ng store, pupunta ng kung saan. Ganun lang. Basta sana mag-i-enjoy kayo sa aking mga vlog. At panuuri na lang niyo. At don't forget to subscribe my channel, Mama Ella Bolano Vlog. Halika, punta tayo sa mga pinamili. Kung titingnan natin, my friends and friendship. Kaninang umaga kami ni Papa Dudes, hindi na kami nag-almusal, 9 o'clock kami umalis dito, dinrap namin si JR doon sa fishing, si Jarl papasok naman, so dalawa na lang kami dito. Kaya doon na lang kami kumain sa car ng aming almusal, nagbaon na lang ako ng tig-isang cup sa aming kape. At bumili na lang kami doon sa tabi ng Oriental Store na bakery, bumili na lang kami doon ng aming makakain at may mga natitira pa. Pumili na lang kami kung ano aming kakainin. Yun. Pero ito, nakabili ako ng Sky Flakes. Itong Sky Flakes ay pag halimbawang hindi pa kami luto, merong kakainin. Ayan. At ito, meron din ako nabibili. Nabili ako pa na grocery. Ito, bumili ako ng ano pala, irahalo ko sa kare-kare. Yung ito ay tinatawag na honeycomb. Yung libro, yung sa ano ng, ewan ko ano tawag nito sa atin, sa Tagalog o sa Bisaya. Yung sa basta libro, sabi, ewan. Ayan, bumili ako. Ito, mayroon akong toyo. Dala, ubusan na.
Ubusan na kami. At ito ang panghalo din sa kari-kari. Ang pork leg. Sa dalawa dito ko. Kaya ito may friends and friendship. Pinutupi ko to. Ayan. Hindi ko tinatapon. Bumili rin ako ng lumpia wrapper dahil magluluto daw si Chanel ng lumpia. Meron naman ako mga ginilin dyan. At ito yung mga miscellaneous na kung ano-ano. Meron ditong, mayroon ako ditong ito, yung mga crabs, corn, ng kung ano-ano lang, may mga sibuyas. Kaya dyan lang siya. At bumili rin ako ng sutanghon para long life. Ito ang parating pag may birthday, nagluluto ng pancit or sutanghon kaya. Ito. Mayroon din akong bagoong alamang. At mayroon din akong star margarine. Hindi po natin ako maubusan ng star margarine. At magluluto ako ngayon ng tinapay. Dahil wala nang talaga. Ito ang lulutuin ko ngayon is corn muffin. Kaya magluluto ako mamaya. Mayroon din akong sitaw. Ang mahal ng sitaw. $5.99 ang pound. Kaya bumili lang ako ng ilang piraso oh. Para ihalo sa kari-kari. Uy, mayroon akong yuca. Alam niyo ang mahal ng kilo ng yuca, my friends and friendship. Ito is $3.99 ang pound. Ayun. Ito mayroon din ako munggo para kung case na may mahursunada ang kumain, andyan yung munggo na kaagad. Ito, marami rin ako mga nabibili. May mga gata ng yog. At ito nag-sale. Ito para sa pang-bake ko. Ang gatas. May mga kung ano-ano lang. Bumili rin ako ng carnation panghalo pag nagbe-bake ako, my friends and friendship. Okay? Ito mga ano lang, ito my friends and friendship, mga gata. Ito nakapakita. Bumili rin pala ako, my friends and friendship, ng upo. Ito ang gugulayan namin ngayon, my friends and friendship. Ang upo. Kaya magluluto ako ngayon ng gulay. Kaya inilipit ko sa ako dahil madaming kalat. Pag isa lang itong lalaki kong si Jolly, ang daming plato. At nag-prepare din ako, nagbili rin ako ng daon ng saging. Tingnan mo, binibili dito, my friends and friendship, ang daon ng saging. Bali, $2.99 ang isang ganito. Samantalang sa atin, doon lang ako kumukuha sa tabing bahay. O kaya kung matataas doon sa kabilang bahay sa mga neighbor mo humihingi. Dito binibili. In-export pala ito, galing Vietnam pa to. Kaya yun. Kaya ilalagay ko ito sa freezer, parating sa freezer daw. Yun. Kaya gagawa ako ngayon ng upo, igigisa ko sa hipon. Kaya nakabili ako, my friends and friendship, ng hipon. Liit-liit lang siya pero mura, $3.99 a pound. Kaya ihahalo ko yan sa aking ginisang hipon, sa ginisang upo sa hipon. Yun. At ito yung mga panghalo sa mga ingredients namin bukas sa pancit. May mga galapong ako na glutinous. Pero sobrang mahal na ngayon. Ito lang ang mga pinamili ko. Konti lang. Umabot na ng 150 na ang binayaran ko. Sus, grabe na ngayon ang mga bilihin. Hindi na talaga mapipigilan. May sauce. Nako, Diyos ko. Pumili rin ako ng saging. Ihalo sa ginataang bilo-bilo. Kasi magiginataang bilo-bilo ako. Yung mga carrots ako. Ito na lang kit akong nabili. $7 para $8 na to. Buti yung mayroong karitong nakastock. Para anytime na gusto mong kumain ay may lulutuin, right? My friends and friendship. Ano kaya? Meron ako dito. Ilagay ko to sa rep. Uy, may kamote para sa ginataang bilo-bilo bukas. Ito, mga gulay na to, my friends and friendship. So, ito lang. Dali, at ililigpit ko lang muna. 5 minutes later. Hi, ang hirap magligpit. Ang daming ililigpit pag nag-grocery ka. Pero ang hirap rin pag wala kang ililigpit. Ilalagay ko na ito. Alam ko kung may sinaing kami. O, may bunotin ko na sa... Oo, itong gawang pansit. Ay, wala ka talaga mauutosan. Ayan, ilalagay ko lang dito ang mga rice na hindi nauubos. Diyan, ilalagay ko lang diyan. Ayaw kong gamit ang mga mangkok. Bukas naman to lulutuin. Kaya, ligtip-ligtip muna tayo, my friends and friendship. Nag-laundry pa ako. Pagkatapos nito, marami pa akong gagawin. Magluluto sana ako ng gulay na upo at saka hipon. Pero kahapon, may niluto pala ako ditong sinigang. Sayang naman itapon ito, kaya hindi na lang. Pag nagluto ako ngayon ng hipon at saka gulay na upo, hindi naman mauubos at mas lalo ito tatapon lang to pag nasapawan ito ng bagong gulay. Ito na lang. Ipiprito ko to kaya may medyo matigas-tigas pa galing sa fridge at sa freezer. Ipiprito ko na lang to. Ito, pinalabas ko na din itong gagawing lumpia ni Chacha bukas. Ayan. At ako ay magpiprito lang itong isda na nabili ko sa Costco. Lagyan ko ng sea salt.
Para. Ang binili ko sa Costco na ano, anong isang araw yata. Kaya, ipiprito ko. Pero lalagyan ko muna siya ng suka. Para mawala ang lamsa, lagyan ko muna ng pepper. Tignan ko ba kung bakit malamsa kasi dito ang isda sa Amerika. Dapat hindi malamsa yun. Di pa mga friends, ang basic that imported nga. Pero hindi eh, malamsa pa. Lagyan ko ng suka, mamamay ko muna. $21 ang nabili ko nito sa ang bili ko nito sa Costco, 6 na piraso. Okay na siya. Well, ano red snapper ba 'to? Ilagyan ko pa ng sinigang mix. Para malasa yung kanyang laman-laman. Ayan na. A few minutes, ipiprito ko na siya. Magpiprito na ako, sandali. Larito si Zoe. Pumuntang Las Vegas. Nanonood ng concert ng Blackpink. Kaya buksan ko muna dito para pag nagprito ako, ay hindi mangangamoy dito sa loob. Kagabi, ang ulam namin din kagabi eh, prito din isda. At ang gulay namin, alam niya my friends and friendship, yung pinanguha ko sa garden kong kamote, talbos niya. Marami pa. Kumuha ko ng ginulay namin, yung pinakuluan ko lang, ni-steam ko lang, at inulaman namin ng kaunting bagong at suka. At saka kamatis. Yun ang ula ang gulay namin kagabi. 5 minutes later. Luto na itong prito ko. Tatlong piraso to my friends and friendship. Nagagawa ko ng merienda. Ang gagawin ko is corn muffin. Kasi may available pa kasi ako dito, my friends and friendship na corn. Sayang naman ito, kaya experiment ako ng paggawa ng muffin. Marunong naman ako nito kaya lang eh, matagal naman hindi ako magagawa. Kaya mag-ship muna ako ng flour ng 2 cups. 2 cups, 1 cup pa lang ito. Mag-ship ko muna ng flour. Isiship ko rin itong cornmeal. Ito siya, my friends and friends, ko cornmeal. Hinalo ko lang siya sa flour. Yung madalian lang ng paggawa ng mga ganito. Ito, nilangaw ah. Okay. Tapos, haluan ko siya ng 1 half cup na skim milk. Ito ang ginagamit ko rin. Kahit anong dried milk ang gagamitin niyo. Pwede nido. Kahit ano lang, basta milk. Anong available. Yung madali ang loto lang. 1 half lang ang kailangan natin. Sobra-sobraan ko ng konti. Haluan natin ang baking powder na 1 half tablespoon. And 1 half teaspoon. Ibang tablespoon, malaki-laki teaspoon naman ito ng iodized salt. Haluin ko muna siya. At 1 cup na brown sugar. Mix ingredients lang. All ingredients dito sa mga dry ingredients. I mean, mix ko lang lahat ang dry ingredients. Di ko na siniship ito dahil yung brown sugar siya. Nalagyan ko ng 2 egg. Ilalagay ko itong milk. At lalagyan ko ng vanilla. At itong butter. At i-mix ko. Pagkatapos na ma-mix nito, ay lalagyan ko ng orange. Halo-halo lang, my friends and friendship. Haluan ko siya, my friends and friendship, na 1 tablespoon ng orange. Ayan. It
Dito siya, mahirap kasi my friends and face it na. Hinahawakan ko, hinahalok lang to. At tapos, tingnan mo, hinahalok ko lang muna to. Eka, mahirap kasi maghawak ng camera. Walang tagahawak. Ito lang ang nagawa ko, my friends and friendship, sa 2 cups na flour at saka 1 half cup na corn muffin. Ay, ito lang ang aking nabuo. Bali, 2, 4, 6, 8, 10, 12 pieces lang na muffin. Kaya, ganito muna, medyo, basta nasa sa inyo yan, yun ang measurement ko. Yung para sa akin, ang measurement ko lang naman is, ang 2 cups na flour, all purpose, at saka 1 half cup oatmeal. At saka 1 half cup ng skim milk. At saka 1 1/2 tablespoon ng vanilla. Ng ano pala, ng 1 1/2 baking powder pala. At saka 1 1/2 tablespoon of iodized salt. At saka hinaluan ko ng, hinalo ko lang ang all ingredients. Yung mga ingredients na mga tuyo like flour, hinalo ko. Pero bago ko ginamit ang flour, isinala ko muna. At hinalo-halo lang muna ang mga dry ingredients. At pagkatapos ay nilagyan ko ng, gumawa ako ng parang wheel sa gitna ng mga dry ingredients. At nilagay ko ang 2 egg doon sa gitna. At saka nilagyan ko ng 1 cup ng sugar. At saka yung 1 half cup ng milk, tinunaw ko muna doon sa parang wheel. At nilagyan ko ng vanilla at hinalo ko ng hinalo silang lahat. At kung medyo sa tingin niyo ay malagkit na pwede kayong magdagdag ng milk. Dahil masarap naman pag milk ang idadagdag mo. Dagdagan lang, gusto niyong mabasa-basa ang pagkagawa, ay dagdagan lang ninyo ng milk. Nasa sa inyo yan. Yun lang ang paggawa ko. Kaya ito na siya at lulutuin ko na to. 15 minutes later. My friends and friendship, luto na itong aking corn muffin. Dito na siya. Madali lang siyang lutuin. Ayan siya. At nilagyan ko lang siya ng topping na butter. Yung butter na kahit mayroong garden, kahit anong butter sa lagyan lang ninyo. Simple lang ang magluto ng corn muffin. Pag bumili ka nito, yung mahal. Ayan, maganda ang texture niya. Nasa sa inyo ang pagluluto. Kasi ang measurement na bigay ko na sa inyo. At bahala na kayong magdagdag kung ano pa ang gusto nang i-flavor. Nasa sa inyo yan. Kaya ayan na siya. Yummy talaga siya. Basta lagyan lang ninyo ng butter bago kayo maglagay nito. Lagyan dito yan ng butter. Pahira ninyo. There you go. May merienda na kami ni Papa Dudes. Yun. So, hanggang dito na lang tayo, my friends and friendship. That is for today, my friends and friendship. And don't forget to subscribe my channel, Mama Ella Bulan Vlog. At sana huwag kayong magsawa na magmanood sa aking mga vlog na kung ano-ano lang. Na makakapagbigay din ako sa inyo ng kahit kaunting kalaman sa mga pagluluto ng mga simple-simple lang na hindi namang pang-ship cook talaga. Basta, ang alam ko ay yung tama kong ginagawa at masustansya. Kaya, mag-ingat lang kayo para natin dyan. Take care everyone at don't forget to subscribe, like, share, and you can comment down below the box. Shout out sa inyong lahat. Shout out sa aking Mari Susan at sa kanyang asawa. Shout out sa mga kamag-anak ko dyan sa Pilipinas at sa aking mga kapatid. Bye-bye!